Mundo, ihanda na ang shopping list nyo dahil narito na ang online shopping show kung saan ang hanap nyo, meron dito. Narito na ang Shopping All the Way with Jojo A. Eat na hit? We have it! May sayawan, tawanan, pati na iyakan. Pati pets nyo, mag-i-enjoy dito. But wait, there's more! Dahil pati celebrity sellers, makikipag-online selling din. At hindi lang yan, dahil may chance kayong makabili ng collectible items mula sa inyong mga paboritong artista. Kaya what are you waiting for? Add to cart na! Shopping All the Way with Jojo A! Oh, yeah! Eto naman tayo, me and my beauty partner, Anna. Welcome, mga ka-shoppers! Isang masayang tanghalian na naman po ang iahatid namin sa inyo ngayong araw na ito. At dahil dalawang oras na naman tayo magsasama-sama, dyan lang kayo at kami ho ang balaha. Balaha? Balaha? Oh. Hindi, mas maganda. Kami ho ang blaha sa inyong pananghalian at pag-shoppingan. Ayan. Ayan, tama partner. Dito siguradong hindi boring ang launch nyo dahil mula Lunes hanggang Biyernes, kami ang mga kasama. That's right. Kaya ihanda na inyong shopping list at sumahan nyo kami dito sa masayang kwentuhan, tawanan, kainan at bentahan. Yan lang po at maraming pang iba sa Shopping All the Way. Well, Jojo, eh. Ay, ito naman. Gawin naman nung seller natin, no, partner. Akala ko nga agad eh, ano eh. Akala ko artista eh. Oo, artista eh. No? Ano ba? Mabogi-bogi itong ating ano. Siya po ay dating airline employee na, well, sadly, medyo nawalan ng trabaho nung pandemic, no? Like most people naman, no? Yes. Oh, at kung malayo raw ang kanyang nararating bilang airline employee, gayon din naman ang kanyang itinayong business, malayo na ang nilipad at nirating. Ayan. Tama, partner. Dahil masasabi daw niya, ang kanyang business ay isang fastest growing and first Japanese katsu, katsu in Metro Manila na mayroong 20 branches. Wow, nationwide. Oh, 20 branches, nationwide. Oh, nakonsoy doon na makita. Kalamalo, ha? Kaya huwag na natin patagalin pa. Simulan natin, partner, ang ating food trip! Ayan. Kaya today makakasama natin ang owner ng Lekatsu Manila na si Sir Rafael Castelo. Ayan! Rafael, Raf! Hello! Good afternoon to everyone! Thank you for having me here. Ayan naman. The pleasure is all ours. Raph, yes. Natutuwa naman kami. First off, congratulations. Yes, and you're one person among many Filipinos that we know that we're able to survive because of your perseverance and ang alam mong kaya mo. Ha? Yan ang ano ng mga ating tayong mga Pilipino. Resiliency. Ha? Very good, Raph. Thank you very much. Maraming salamat po. Raph, yung tawag dito? Lekatsu. Saan galing yung name na yan? What does it mean and how did you come up with it? Actually, it started out, we were looking for a word na nagta-translate to home of katsu doon. Yun yung parang gusto naming ma-achieve. It happened during a family event. We were having drinks with me together, yung mga kapatid ko. And then, We've searched sa Google, no? Japanese translation ng home for katsu doon. Hence, Lekatsu. However, pagkagising namin, only to find out, no? Na hindi pala siya letter L. Capital I pala siya. However, nagawa na namin yung logo. Nagawa na namin yung pag-invite na kami. So, pinanindigan na lang namin. Pinanindigan na. Oh, like most people talaga, naandun na eh, di ba? Oh, di ba? Pero it worked for you, di ba? Rap? Oh, kaya ano? Oh, of course, maganda yung ganyan na nandun na yung pangalan na bigay na, nasimulan na. Ang pinaka-importante doon, Raph, at mga ka-shoppers ay napakasarap nito. Ha? Dig in ako, partner, ha? Sige. Oh. Ayan. Sige. Nawala ka ba? Nawala ka doon. So, sobrang pagbukas namin, ang amoy pa lang masarap na eh, no? Ayan, okay. Sir Raph, ano po ba yung in-offer nyo sa inyong menu besides yung mga katsu natin? Or ano-ano ba yung flavors na-invent nyo? Actually, Lekatsu Manila, yung concept talaga namin is to create
different varieties ng mga katsudon. Of course, familiar tayo sa chicken and pork katsudon. But for Le Katsu Manila, like this one, no? Meron kaming chicken katsudon, no? And also, meron kami dito shrimp katsudon. Yan. So, yan yung mga flavors na kaabangan ng lahat for Le Katsu Manila. Ah, okay. So, it health rough na ano, no? Yung paglipad-lipad elsewhere, buong mundo, especially in Japan, alam na alam mo kung ano yung mga masasarap talaga na Japanese, ano? Yes, correct. Actually, thorough research talaga and so much perseverance with me and my sisters, mga kapatid ko. Ayun. Oh, good. So, kasama mo pala dito sa family thing for you. Lahat kayo talagang, are you into Japanese food? Kasi ako, I myself, kami, ikaw partner, ako, tatay na ako. Japanese food kasi iba yung ano nila eh. Alam mo, yung Japanese lang ang pwede mo pagsabay-sabayin. Merong, di ba, pag minsan sa tayong mga Pilipino, pag kumain tayo ng beef or ba, pork sinigang lang, wala nang iba, no? Tapos kanin. Ang Japanese food, pwede mo silang pagsabay-sabayin. Di ba? Pwede mo yung beef, pwede mo isabay sa shrimp, pwede mo isabay sa gano'n. Did you even study for this, Raf? Or yes. Paano mo na alin? Actually, from the packaging pa lang, up to kung paano namin siya pine-prepare, lahat yan tumaan talaga sa thorough research talaga. No? So we have these mga bowls. And correct kayo, no? For Japanese, no? They wanted to serve you marami, pero hindi ka mabubusog, no? Doon sa iisa lang. So, pagsasama-sama. Right, okay nga, no? Ito pa lang, amoy pa lang. Sabi ko nga, ito. Okay, sige na. Hindi ko na matiis, ha? Tatry mo na ng part. Tatry mo na na. Ito, live, ha? Sino ba yung nag-isip ng mga iba't ibang gagawin yung flavor? Like for this one, ano ka pang flavor nila? Masarap, eh. Yung parang may Japanese mayo. Tama. With that one, so we have here the Dory Yaki Katsu. Yan. Ano siya? It's a cream dory fillet na yes, it's a cream dory fillet with breadcrumbs, no, then deep fried, and then ang toppings niya is bonito flakes or sa madaling sabi mga takoyaki flavors, mga takoyaki. Tama, yun yung isip ko na lasa. Lasa siyang takoyaki. Galing. Hence the name Dory Yaki. So parang pinagsama namin dory plus takoyaki, so yun siya, Dory Yaki. So, ano na rin, ha? In-experimentohan nyo na rin, Raph, ano? Yes. Oo, yun ang maganda. Yun ang masarap. Kasi nakakala ko rin, pork fish pala siya. Tapos, yun nga, kalasa siya ng takoyaki. Sabi ko siya kanina, tinatanong ko siya kanina, ano po ito, pork? Parang iba yung lasa niya, pero masarap. Iba yung lasa, oh. Masarap, ang galing. Ayan, mga kasapers, yun siya sabi ko, katulad niyan, oh, kami ng partner ko, na-enjoy namin yung mga ganitong pagkain na hindi nyo masarap siya, pero yun, you know, it also leaves a taste, in the good taste in the mouth and also a good ano in the mind. Naisip mo, ano kaya ito? So you become interested also. Ngayon, yung mga ganitong concoctions, Filipino na to, if I'm not mistaken. Tama ba, Raph? Ikaw na nag-isip-isip nito, no? Yes, opo. Kami po. Okay, no, believe naman ako. Raph, did you ever take up culinary or anyone in your family? O talagang kain ng blues lang ngayon dyan lagi, kaya mahilig. Yung eldest sister namin, yung panganay namin, kay si Ate Frances Redondo, siya talaga yung, ang prior business niya is meron siyang catering. So, talaga yung nagka-come up ng flavors. Ako, me myself, more on dun ako sa how to package it, paano siya minamanage, yun. But for the flavors itself sa ate ko, parang kanya-kanya kami ng role. Sa family business, apat kaming magkakasama. Oh, galing ha. O, sabi mo sa ate mo, okay yung ano, yung kanyang flavorings and kanyang concoctions, yung kanyang mga kung paano niya tinitweak yung mga Japanese foods and presentations into a more Filipino-like na ano, no? Na, actually, baka pwede na natin sabihin atin na itong flavoring na ito, you know? Okay, ganun, you know? Kaya, ano, tapos, when it comes to the, ano, yung packaging, tama ka, Raph, partner, tiga mo, no? Ang ganda nung, yung ano niya, ito mo, ayan, no? Ang cute, tapos, ano siya, parang yung mabibili mo talaga na quality, alam mong hindi siya tawag dito yung quality yung presentation, quality yung gawa, no? So maganda part of the concept, part of the concept kasi talaga is yung bowls namin, no? We want it yung customers namin
to have their katsu doon conveniently, no, nung hindi pa kapupunta ka pa ng restaurant. Yeah, exactly. So kaya siya pinaking sa akin ng mga rice bowls so that kahit mag-take out ka lang, so kung lunch break ka lang, gusto mo lang ng katsu doon to satisfy your craving. Saan ba nagsimula, Sir Raf, yung ano nyo, yung main branch, bago kayo mag-branch out ng 20 branches? 20 branches na, no? Oh, wow. Ano siya, nag-start siya talaga since pandemic, no, nagkakamag kami ng business, no. However, it's very hard during the pandemic na magnegosyo kasi una sa lahat, bawal mag-dining, ang daming limitations. So what we did talaga is, sige, ilabas na lang natin sa tabing kalsada, doon kami talaga nagbebenta. Para at least hindi rin pahirapan sa pwesto, sa parking and all, doon nag-come up yung street katsu na experience na gusto namin iparating. Wow, what a saucy street food, ha? Yes. Alaga. So it started in your area lang, nasa area nyo? Yes, it started out dito sa neighborhood namin, and then eventually, yung mga tao naghahanap sa ibang mga places, so doon siya, unti-unti kami nakakapagtayo ng mga branches hanggang sa here we are right now. We have 30. And these are all company-owned or franchisers nito? Hati na siya. Meron kaming, just last year, we opened up Le Katsu for franchise. Mm. Kaya for those people na gusto mag-franchise, ayan, pwede din. Galing naman talaga, Rafa. Very good. Start lang sila nung pandemic. Just 20 branches na sila. Oh. Well, that means talagang masarap yung kanilang masarap. Maganda naman talaga yung presentation. At masarap, mga ka-shoppers, you should try it talaga. No? Again, di rin naman tayo, ating mga researchers naman, always gets the best for the program, no? Kaya nakaka-inspire talaga yung ano niya. Well, don't you miss flying? Ikaw ba, nililipad pa? O ngayon, everything is going back to normal? Or at least to the old way right of doing. Now, no? Yung mga colleagues ko no, sa from the airline industry, sila tinatawag na. But for me, I think I'll be concentrating more dito na lang sa business namin. O, passenger ka muna, passenger. Yes. Pass ka muna, pass. Kaya passenger. Okay, ganun. Well, very good for you, Rafa. Nakaka-inspire naman talaga, no, partner? Yung success ng business nila. And sabi nga nila, kung merong magsasarang pintuan, merong mabubuksan na bubong. Para ang blessing sa'y dire-diretso. Diba? Ayan. Tama ka, partner. Dahil basta huwag ka lang mawawala ng pag-asa at magsusumikap ka lang para abutin ang iyong mga pangarap sa kahit ano pang larangan yan, ay maaabot talaga natin. That's right. Kaya naman sa aming pagbabalik, kayo naman ang bibigyan namin ng chance para matikman ang napakasarap na rice bowls ng Katsu Manila. Le Katsu. Na mali yung spelling, pero successful pa rin. Nakakita mo naman. Hey, Le Katsu Manila. Kaya tumutok lang po kayo dito sa Shopping All The Way. What does Kumori mean? Yung Kumori sa Japanese, ibig sabihin nun is clouds or cloudy. Kasi parang cloudy. Gusto namin i-portray na parang pag kinakain yung products namin, parang napapadala ka sa clouds kasi medyo malalambot tsaka fluffy. And we have here different varieties ng mga Japanese street-style katsudons. So it ranges from 99 pesos up to 199. Wow! Sobrang affordable niya, partner. Oo nga eh. Nagulat ako nung sinabi niya yung prices. Pero sabi nga naman ni Sir Raf ay street food siya. So dapat it's made really affordable for everyone. Good news sa lahat ng mahilig magluto at kumain. May bago at katakam-takam na cooking show dito lamang sa Net25. Ako si Patty Daza. Ako naman si Sandy Daza. Samahan niyo kaming magpinsan dito sa Lutong Daza. Bukod sa masarap at abot-kaya na recipes, masarap ang kwentuhan at halakhakan dito. At syempre, laging may special celebrity guest. Kainan na! Kita-kits! Lutong Daza sa Net25. Magiging maayos ang lahat. Magtago kayo sa ilalim ng kama, bilis! Maawa ka! Magkapatid na pinaglayo ng trahedya mula pagkabata? Magkahiwalay na tinahak ang magkaibang landas? Ang isa'y nabulat at nabuhay sa karangyaan,
isa na may nananatiling umaasa na makikita pa ang kapatid na pinakamamahal. Abangan ang isa na namang madamdaming kwento, Handog ng Net25. Welcome back mga suking mga ka-shoppers. Nagbabalik na po ang paborito niyong online shopping show. Ito po ang Shopping All The Way. Well, Jojo, Dito pa rin sa Net25, no, partner? Ayan, partner, tama. And as promised, magbabalik din ang bueno mano nating seller na si Sir Raph para sa ating BTS or Buying Time Shoppers. Ito na po ang napakasarap na Lekatsu, brought to you the very good-looking flying man na ngayon po ay may-ari ng Lekatsu Manila. Rafael Castelo ng Lekatsu, benta na! So, thank you everyone. So, my name is Rafael Castelo, part of the owners for Lekatsu Manila. And we have here different varieties ng mga Japanese street-style katsudons. So, it ranges from 99 pesos up to 199. So we've created different varieties ng mga katsudon. It starts from Japanese hot dog. Ayan. So we have the beef flavor na katsudon, starts from 99 pesos. Ayan. Meron kaming chicken katsu, the classic chicken katsu, only for 139 pesos. Okay? And then next, we have here the Doriyaki Katsu. It's one of our best sellers. It's a dori, a cream dori fillet with toppings of takoyaki. Now, takoyaki flavorings. Yan. So, yan po yung mga best seller natin. And lastly, as one of our best seller as well, meron tayong shrimp katsu. Three pieces shrimp. Ayan. Shrimp flavored or shrimp tiger prawns na mga katsu doon. Ang toppings niya is hot and spicy mayonnaise. But of course, you may opt to choose kung regular mayonnaise or hot and spicy mayonnaise. Ayan. So, watch out. Meron kami mga branches. We have 36 branches from Batangas, Metro Manila, up to Bulacan area. And hopefully, sana magkaroon kami ng branch malapit sa area ninyo. Yun naman pala. Wow! Affordable niya, partner. Nagulat ako nung sinabi niya yung prizes. Pero sabi nga naman ni Sir Raph ay street food siya. So, dapat it's made really affordable for everyone. Kasi nga, yung sabi niya kanina, nag-start lang talaga sila sa side ng bahay nila. At saka maganda doon, partner, sabi ni Raph, ni Rafael kanina, ni Raph, is it's a family business. Yes, so, everybody has their tasking, you know? Mm-hmm. And sa kanya nga, is kay Raph, yung presentation and marketing, no? And yung ate niya, dun sa mismo, sa flavorings. So, napakaganda. Tapos, everyone's involved in it, no? Kaya makikita mo, mga ka-shoppers, they really put their heart and soul in it, no? Kasi, it's, kumbaga, short of saying, it's a reflection of their family also. Diba? Kung anong, siyempre, hindi man nila ilalabas yung something na ikasasama rin ng pamilya nila. Diba, Raph? Kaya napakasarap ng Lekatsu. Oh, di ba? Ano? Napakasarap ng Lekatsu. Pero if ever, Sir Raph, kunwari may mga iba na gusto mag-avail ng mga food tray or pork tray, open in po ba kayo doon? Kasi nga na-mention niya na dati yung sister niya nagki-catering. Mm-hmm. So for sure, pwede rin yung mga food tray. Open din po kayo sa ganun. Yes, actually, besides this mga rice bowl namin, meron kaming tinatawag na mga party boxes. So, we can cater not just only single transaction, take out. Mm-hmm. We can also cater mga bulk orders, special gatherings. Yeah. Mm-hmm. Yung mga ganito, I'm just very interested lang, no, Raph, no? Like, you are open to franchising, correct? That is, if you carry the Lekatsu brand. Yes. But what if, halimbawa, I will come up with pero gusto ko ganito, rice bowl ng Lekatsu. Pero sarili kong brand, are you open to that? Rebranding? Tapos I will just get from you. Right now, we don't do that yet, no. Yung idea na yan actually nag-come up na sa executive, yung kaming mga magkakapatid nag-come up na yan. But for now, I think yung path namin is to really concentrate first
to establish yung standard so, namin sa mga katsu. Wow. Oh, that's para good. Para mas makilala rin naman talaga yung Lekatsu. That's right, para that's right. Alam na sa kanila talaga galing. Pero yung physical store nyo nito, Raph, is it a ano, a kiosk type or talagang ang franchise nyo o restaurant? Nag-start kami kiosk type lang. Literally, it's a 4 square meters na parang bahay kubo sa tabing kalsada. So, right, yun yung una namin. And then, nagbunga siya ng mas marami pang mga kiosk style. Eventually, nagkaroon kami sa mga mall, no, sa mga food court. And then, ito lang, just recently, we're gonna have our own parang mini inline. So, meron na siyang dine-in spot. Wow. Galing, ha? Very good, very good. And you're providing employment also to the Filipinos, mga kababayan natin. Napaka-importante niyan. Like, Lagacho, ang galing yun, ha? Sarap yun, ha? Thank you very much. Ayan, mga ka-shoppers, ano pang iniintay nyo? Magpunta lang kayo sa ating official Net25 website, net25.com. I-click nyo lang po ang shopping all the way at makikita nyo na noon po doon ang ating Net25 multi-store at ang full menu, service menu ng napakasarap na Lekatsu Manila. Ayan, kaya... Add to cart na! Partner, alam mo ba kung ano ang susunod natin sa food trip? Ang saya ko, no? Ayan, ang saya naman talaga natin everyday dito. Talaga nga naman. Lalo na masaya rin yung mga kasama natin sa ating set. Mm-hmm. Yan, partner, alam ko na yan. Siyempre, ang paborito natin dito ay ang para sa mga sweet tooth. That's right. This is for the sweet tooth natin. Yes, no? For the. Tama ka dyan, partner. At kung kanina mga Japanese rice bowls ang ibinibida natin, eh, ito naman susunod natin, seller, ay mga Japanese-inspired na mga bread, pastries, and cakes ang kanilang ino-offer. At hindi lang yan, partner, ha? Ano ba? Ha? Guwapo rin to. Oo. Oo, no? Oo. Lagi nila nila-line up yung mga pwedeng artist na sabay-sabay. Eh. Sabay-sabay. Para isang bagsakan lang, eh, di ba? Ayan, oh. Kaya naman mabuti pa yung pakilala natin ang ating next seller dito sa... Ang Sweet Mo! Alright, ito na po. Let's all welcome from Kumori, Philippines, Ryan Alonzo. Ryan! Hi, Sir Ryan! Hi! Hello po. Ayun, Ryan! Ayos! Oh, wala ba tayong, ano, meron ba shooting kayo? O, oh, may ano ba? Wala. May bagong kanta ba tayo? Wala. Wala po. Puro breads muna, pastries, ano? Ha? Welcome to the program, Ryan, ha? Thank you po. Thank you. Okay. First off, I want you to know na kami ay tumatangkilik sa Kumori. Oo. Pag-usapan nga namin kanina pa, Sir Ryan. Talagang ako bumibili talaga ako nito. Kaya nung malaman ko na next natin is Kumori, sa ko, oh, wow! Kasi binibili ko talaga to. Masarap to eh. Nakakatuwa naman yun. Oy. Okay, Ryan. Okay, lagi namin sinisimula. What's in the name? What does Kumori means? Yung Kumori sa Japanese, ibig sabihin nun is clouds or cloudy. Kasi parang cloudy. Gusto namin i-portray na parang pag kinakain yung products namin, mm-hmm. parang napapadala ka sa clouds kasi medyo malalambot, tsaka fluffy yung mga breads and pastries namin. Mm-hmm. Oo nga eh. Oh. Hindi, talaga naman napakasarap mga ka-shoppers. Talagang itong Kumori, we also talaga go out of our way to buy this, especially kami. Kayo ba ang nag-isip talaga nito or this is a franchise? Or did you come up with this by yourself, Ryan? Actually, me and dalawang partners ko, kami nag-franchise ng Kumori. So, dinala namin ito sa Philippines. Ah, I see. Mm-hmm. Mm-hmm. Tama nga naman yung Kumori na parang cloud, ano. Kasi pag tinry mo talaga siya, ano siya eh, parang airy na ano, pero hindi siya, yung parang walang laman. Oo nga eh. Kasi minsan nga may mga airy na mga pastries na walang laman. Pero ito, as in, matitikman mo yung cheese, lahat. And it transports you to the clouds. Yeah. You know, you feel like as though you're floating. Mm-hmm. Yung sobrang sarap, ano? Kaya, ano. Okay. Ang mahilig ba talaga kayo dito on a personal note, Ryan? That's why this is what you thought of, this type of business? Yes, definitely. Kasi since bata pa ako, as in, let's say mga 8 years old,
kung lahat ng mga bata nanonood ng mga cartoons, ako nanonood ako ng mga cooking channel sa TV. Yan yung hilig ko, yan yung nagpaparelax sa akin nung bata ako. Kaya medyo malaki ako noon. Kasi mahilig ako kumain, mahilig ako mag-imbento ng kung ano-anong mga breads and pastries sa kusina. Tapos ayun, thankfully na start naman natin to. Mabuti, ano? Okay ang tikas mo ngayon, you're fit. Right, salamat. Kailangan na for health purposes. That's true. Mapapasok ko lang, partner, nung sinabi ni Sir Ryan na mahilig daw siya manood ng mga ganun. Ba't ako ganun din? Mahilig ako manood, pero hindi ako marunong mag-bake or mag-cook. Mahilig ako manood, siya marunong kumain. Lagi ako nanonood din yung mga ganyan, yung mga cooking show, baking show. Si Paul lagi din niya sinasabi, ang hiling mo manood ng mga ganyan, hindi ka naman mag-cook. Sorry naman, kaya ako nanonood. Ang ganun lang. Lagi niya sinasabi, ang hiling mo manood. Kasi pag makikita niya talaga ako, yun yung mga pinapanood ko. Ano na yun? Si Paul is telling you something. Ano ka ba naman? Diba? Oh, diba? Kaya, ano na yun? Anyway, let's go back to Ryan. Ito nakakatuwa to Ryan kasi you have so much flavors here and so much na ano. Buti, talagang ito na ang focus mo and you have other businesses pa or talagang Kumori na lang is your main business? Yeah, actually may dalawang businesses kami. One is in my family business, which is also related sa food. A few years ago doon namin ni start to with along with dalawang partners ko. Oh, okay. So yung Kumori is partners or self ano na lang. Yeah, ako tsaka partners. Oh, good. Kasi ano, mga ka-shoppers, ito siguro, alam nyo na rin naman to, nakita nyo na to in the malls, no? Yes. Kumori talaga is very good. It's napakasarap and it's a complete package, even the presentation, of course, dahil talagang known na yata naman to. This is a franchise talaga that you brought in, di ba? From it's from abroad, no? Oh, but what made you think na itong gusto mong dalhin dito? Were there other choices, Ryan, of foods that you would bring into the Philippines? Yeah, actually, we really wanted a Japanese concept na related sa baking kasi nag-aral ako ng baking eh. So medyo nandun yung, let's say, yung sa skills ko. Nandun banda yung skills ko sa baking. Tapos we wanted to bring in something na medyo Japanese inspired kasi many years ago or until ngayon naman eh yung Japanese food is very very nagbo-boom sa atin eh, so we feel na may space pa sa market para sa ano ganitong mga products. There is a latest offering, mga ka-shoppers, of Kumori na ito raw yung Choco Messy Buns. What are Choco Messy Buns? Na-intriga tuloy ako. Parang gusto ko nang bago. Parang sabi ko nga, parang bago to. Ito lagi-lagi natin binibili. What are Choco Messy Buns? Yeah, so ito. Ito siya. This is the Choco Messy Bun. Bale, yung pinaka-bread niya is chocolate. May hindi lang siya regular bread, pero chocolate bread na siya. Tapos sa loob ng chocolate bread na to, meron siyang parang dark chocolate na custard na filling na para sa mga chocolate lovers, magugustuhan talaga nila, lalo na yung mga gusto ng mga dark chocolate, may filling siya na ganun. Tapos sa topping naman, may drizzle pa siya ng chocolate and may cocoa powder na dusting din pa siya sa taas. Kaya medyo messy siya kung kainin. Pero ginawa rin natin siyang parang contest, no? So, ni-send them to people and then we tell them na parang try to bite it and look as messy as possible. Contest. Yeah, nagpa-contest kami. Maganda naman yun, ha? Instead of, ano, ha? It's the other way around. Instead of try to eat it as clean or as clean. Cleanly as you can, pero hindi, as messy as you can. After all, yun ang masarap dun eh, di ba? You eat with your hands and then you make it as messy as possible and let your tongue and your lips, oh, di ba? Feel everything and taste everything. Good job! Okay yan. Oo, galing. Para masaya. Tama yung sinabi mo na yun. I'll just pick it up from what you said. Ryan, tama yun kasi food, I think, should also be enjoyed happily, eh, no? Not just yung pang dapat when you're eating, you're happy what you eat. Katulad nito, katulad ng sinabi nga, si Ryan said it perfectly. Pag ako kaya, kain na naman tayo. Kaya naman.
Kaya ka magka-transport talaga, no? Lilipad ka sa mga hap. Feeling mo, ikaw eh, nasa ulap. Kaya pala cloudy ang Kumori. Partner, merong hack daw na, merong pang style daw of enjoying Kumori eh. Sabi ni, meron tayo, di ba merong style pa yan na ituturo ka sa amin. Ryan, is there yung a better way or more fun and tastier way of enjoying Kumori? Meron ka raw ituturo sa amin? On enjoying Kumori. But Kumori hacks, no. Meron ka bang hacks? Yes, mga Kumori hacks. Ito rin yung isang another initiative din namin, no. So, marami tayong products sa Kumori, mga breads, mga pastries. Tapos what we are encouraging people to do naman is to get our pastries. Tapos mag-imbento sila ng ibang bagay na magagawa nila with the products namin. So, for example, meron kaming melon pan. It parang regular lang siya na soft na tinapay tapos medyo may crusty siya na crust dito, parang medyo parang may cookie na crust siya. So something na we can do here is imbis na ganito lang siyang kakainin, gagawin siyang parang hamburger. So isa-slice natin siya tapos lalagyan natin siya ng palaman. So parang complete package na yung product na to. So these are mga ideas lang sa Kumori Hacks na you can parang play around with the products natin. Oh, galing ha? May gimmick pa. It's a fun ano talaga, no? It's a fun experience, not just very tasty experience, but a fun experience as well. If you a bale of Kumori breads and pastries and cakes, no? Masarap naman talaga. Okay naman, may gimmick pa, Ryan, ha? Ayos ha, ayos. O sige, well, ipagpapatuloy natin maya-maya yung kwentuhan pa natin with Ryan and more sa pagbabalik ng Shopping All the Way. Yes, definitely. So, kasi yan din yung hilig ko and yan yung inaral ko. And yes, ngayon ito yung ginagawa ko araw-araw. Susunod natin, seller, ay isang mahusay na actress ngayon, noon, at sa panghabang buhay pa. Tama, partner, dahil bukod sa kanyang talent management at multimedia company and studio, meron din daw siyang nails and lashes lounge at cafe resto. Palakpakan buo natin ating nego star, Bianca Lapus! Hi, Miss Bianca! Hi! Bianca! PA lang ako, masikat po ako sa artista. Dahil, palagi po akong... Late ka na naman, Jordan! Problema kasi dyan kay Direk, tsaka kay Miss Kendra. Puro na lang late. Ano lang sa akin? Nasaan ka ba? Sa Tagaytay ko. Eh, di ba dito location natin? Tanay! Ang location, Tanay, hindi Tagaytay! Galing si Jordan. Aru, sa'yo na kailangan kong harapin habang nabubuhay ako dahil nagpakasal ako kay Hajun. Mabigat ang pasa ng dibdib. Nandito siya para makapagiganti sa pamilya ng Yangji. At mapanganib ang daang kanilang tatahakin. Hindi ba gusto ng Yangji Group na patayin ka? A Place in the Sun. Panalo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's get together. Sa Net 25. Ang ating game ngayon ay tinatawag nating Mallow Test. Meron tayong marshmallows na nakasabit. Kailangan nakabalot yung partner nyo ng stockings. Kakainin mo yan. At least matanggal mo sa ating ruler na to. Kung sino pinakamaraming malaw na matatanggal in a period of 1 minute, ang team na yun ang panalo. Nagkita-kita po tayo. Ito, CD. 8 o'clock. Kadaling ko. Dito lang sa Net 25. And
Premier Bank, mga ka-shoppers, alam namin kanina pa kayo takam na takam sa mga cakes na kinakain namin dito at breads and pastries ng Kumori. Kaya naman, partner, what time is it? It's BTS time! It's bike time, shoppers! Kaya naman, Ryan Alonzo ng Kumori Philippines, benta na! Hi! Hello po sa inyong lahat. Ako po si Ryan Alonzo from Kumori. And gusto ko lang i-introduce yung mga products namin. So, first of all, yung pinaka-best seller namin ay yung Hanjuku Cheesecake. So, yung isang box nito ay may 6 pieces. This is for around 330 pesos. And may apat na flavors siya. So, meron siyang original flavor tulad nitong hawak ko ngayon. May chocolate, may ube, and may New York Cheesecake flavor din. Tapos, aside from that, meron din kaming itong yakigashi box, which are mga cakes. And iba't ibang flavor siya ng mga cakes. So, we have the carrot yakigashi. So, parang carrot cake siya. Meron tayong sweet date yakigashi. Meron tayong chocolate cashew yakigashi. And meron tayong salted cheese yakigashi. And aside from that, yung isa pang bestseller namin is the cheese tarts. Maraming natutuwa talaga sa cheese tarts namin at nagsasabi na ito yung one of the best talaga sa nakain nila in the Philippines. So yung cheese tarts natin is only for 360 for a box of 6. Wow! And aside from that, we have a lot of breads and pastries pa po. Wow! Galing ha! Hmm? Ito, Sir Ryan, yung mga cereal crispies. Ito, magkano yung ganito? Yes, another product pa natin, itong cereal cookies tawag namin. So para siyang parang crispy, crunchy, and chocolatey na cookie siya. Yeah. This one is 365 for a box of 12 siya. Wow. Oh, that's good, huh? That's good pricing, huh? Then yung ano, Sir Ryan, yung mga bread, yung bago nating offering, itong mga ano natin, magkano yung mga ganito? Okay, so the melon pan, this one, is 52 pesos. Tapos meron din tayong, ito yung napag-usapan natin yung messy chocolate bun. This one is 65 pesos. And I think may isa pang bread pa ata dyan, if ever. That's the Kodawari cream bun. 55 pesos siya. Yeah. Pero we have a lot of bread selection pa kasi. Oh, okay. Ito na yung mga kinatarget-target ko. Maya-maya ko. Nakakain ko lang. Dapat nga kakain ko ito. Diba? Well, it's a very good lineup. Napakasarap and like kanina sinabi ng partner ko, mga ka-shoppers, we also enjoy Kumori with us, yes, kami personally. With the family personally. And nakakatuwa naman, nakilala na rin natin to si yes. Ryan and blessings on your shop Kumori pastries and cakes and breads. Nakakatuwa naman kasi ang maganda doon, Ryan, you're able to to even come up with your own. And you're being a tawag dito hindi naman, you studying culinary and baking really actually worked for you, no? Yes, definitely. So kasi yan din yung hilig ko and yan yung inaral ko and yes, ngayon ito yung ginagawa ko araw-araw. Oo, galing, ano? So pagising mo sa agad sa umaga, syempre tinapay tayo eh. So Kumori ka agad, ano? Ha? Sana po, sana. Ryan, may plans ba kayo na mag-franchise ka ng mga ibang products na pwede nyo dalhin dito sa Philippines? Or meron na kayo ongoing na iniisip na dalhin dito? Kasi ito nga na dinala nila dito sa Philippines. Oh. For other brands, wala pa naman so far. So right now, naka-focus talaga kami sa Kumori. Mga 20 branches and more than half naman doon ay franchise na. Pero is it, okay. Is it, all over the Philippines na? Or sa Manila pa lang? Kasi like, kunwari sa mga provinces, wala pa ata nagdadala. Yeah, wala pa siya sa provinces. Pero yung pinakamalayo na, let's say, is all the way to Clark, sa may Pampanga. Tapos, yan yung pinaka-north namin na branch. Tapos, yung sa south, meron kami sa Santa Rosa. So, hindi pa siya ganun ka-expanded outside Manila, outside Greater Manila. Ayan, partner. Kung gusto mo mag-grow,
branch out sa Iniisip ko na nga. Wala pa kasi sa provinces. Yun nga yung naano ko. Sa, parang wala pa ako nakikita na ganito. Ang pinakamalapit lang sa atin actually is yung sa malls. I'm just, ano lang, curious lang, no, Ryan. Ito kasi, these are, ano eh, syempre, concoctions na nila to. Eh, tas ikaw yung gumagawa ng iba, di ba? Ano ba? Ito ba eh, these are, I know, freshly baked. Di ba? So, ano to? Do you have it here, done here? Or, doon nyo pa kinukuha? Or did they share with you how to do it? How does it work? So, dito siya ginagawa. Very good. Yeah, thank you po. So, dito siya ginagawa. Tapos, may sinend, si yung principal namin, nag-send sila ng mga Japanese chefs dito to teach us to check the quality of the ingredients during the production to make sure na maayos yung standards na nandito ay the same standards ng for the Japanese chef. So it's just na ginawa siya dito para maging mas okay yung price niya, pero at least yung ano, yung quality ng ingredients, yun din yun eh, pinadala lang natin from abroad to here. Pero ginawa lang natin is at least yung sa production dito siya locally, mas hindi siya masakit sa logistics part. Oh, that's right. Oo. Kasi partner yung ano eh, talagang freshly baked dapat, quality control. So mga ka-shoppers, makikita niyo it's like the bringing the whole the goodness and the deliciousness and the tastiness of bringing you to the clouds via Kumori. Eh, parang ano, naandito na sa atin, sa Pilipinas na yan. All you need to do is just go to our website lang, and ng mga malls, doon natin yung nakikita to. And this time, sa website na natin, website partner. Yes, sa website na natin. Oh, diba? Kakaiba talaga yung ano, shopping all the way. May Kumori na sa website. Oh, may Kumori tayo. Diba? Again, Ryan, thank you very thank much. Thank you, Ryan. Nice to meet you. Maraming salamat po. Thank you so thank much. You po. And congratulations on Kumori. And thank you for bringing them over here. And thank you for your mga concoctions mo rin. At least, gumagawa ka ng sarili mo. Talaga sariling atin pa rin yun. Di ba? Thank you, Ryan. Thank you. Ayan, mga ka-shoppers, anong pang iniintay nyo? Punta lang tayo sa ating official Net25 website. That's net25.com. At i-click nyo lang po ang shopping all the way. Makikita nyo nandun sa amin Net25 multi-store lahat ng cakes and bread and pastries ng napakasarap na Kumori Philippines. Ayan, kaya naman. Add to cart na! Ayan, mga ka-shoppers, partner, I'm very, very excited with our Nego Star ngayon. Kasi ang susunod natin seller ay isang mahusay na actress ngayon, noon, at sa panghabang buhay pa. Ah, magaling, maganda, charming, ang sex appeal ay nandun pa rin, lahat-lahat na. At super busy siya ngayon sa kanyang mga negosyo. Ayan, tama partner, dahil bukod sa kanyang talent management at multimedia company and studio, meron din daw siyang nails and lashes lounge at cafe resto. Oo, lahat naman yan, pinasukan yan. And then, very business savvy itong ating negosyo na itong ating celebrity guest ngayon. At saka, I'm privy to her life kasi naging close din kami. There are several instances na nakukuha niya rin ako doon sa isa sa mga negosyo niyang media events also, no? So, nakakatuwa naman. Nagpapalitan kami ng mga, ano niyan eh, mga tawag dito, mga events pa. Talaga namang pinakyaw na nitong ating celebrity seller lahat, ha? Kaya huwag na natin patagalin pa. It's all welcome. Mompreneur, influencer, artist handler, at owner ng Secret Lounge at Cafe Sarangola. Palakpakan po natin ating Nego Star, Bianca Lapus! Hi, Miss Bianca! Hi! Bianca! Hi! Naku naman ha, talaga naman. Kita mo. I miss you, Kuya. I miss you. Kita mo naman. Walang pinagbago yung sinabi ko, ha? Maganda, charming. Sex appeal, nandiyan pa rin. Kita mo naman talaga, ha? Bianca! Oh, kumusta? It's been a long time, ha? I know! Dumami yung negosyo ko dahil sa pandemic. Natakot ako. Kasi kuya, syempre, yung talagang business ko, di ba, events. Di ba? That's right. Kumuha pa kita, di ba? As host, ganyan. Nawalan lahat ng trabaho, di ba? Pandemic. So parang, I had to think of other ways on how to earn pa rin kahit na wala, nag-stop lahat completely yung events. Mm-hmm. Tapos karamihan naman sa mga alaga ko na celebrities,
mga baguette, so mga minor, right, bawal mag-taping. So parang sabi ko, oh my God, paano kami mabubuhay? So with the little savings that I have, in-invest ko siya in another industry, so which is yung nails and lashes, kasi kahit pandemic na, medyo maarte pa rin ang mga tao. Nagpapakanda na rin sila. Kasi sa mga Zoom meetings, parang yung lashes ko ngayon, woke up like kaya this. Kaya alam mo pala. Ha? So, di na kailangan mag-makeup. Ano, hindi ka pala mag-makeup pa siya. Carry lang beauty, kasi, ha? Oo. Tapos, syempre, yung isa naman, necessity, food. So, meron, may bed and breakfast place kasi yung sister ko sa Tagaytay, so yung main, yung sa front na lot nila vacant, so sabi niya, ate, if you want to do something with it, go ahead. So syempre pag iniisip natin ang Tagaytay, di ba, iniisip natin agad bulalo or kape. That's right. Yes. Oh. Dahil high blood ako, hindi ko pinili yung bulalo. Kape ang pinili ko. Baka ako lang ang umubos ng bulalo. Kawawa na yung mga ano, kanegosyo ko. Yung cafe at saka yung ano, si Cafe Sarangola and the Secret Lounge. Mm. Ano lang siya, bago lang siya talaga. Ito na lang, itong kaka-open lang niya. Especially the cafe. Kasi okay, from, okay, from ground up kasi siya eh. So, and one of my partners is my anak-anakan, Seth Pedelin. He's a actor also. Ang galing, ha? At least, ano, but it's ano na, operational na siya. No? Yes, it's doing well. It just opened good last July 30, mm-hmm, but it's doing well. Actually, nakatulong yung fan base ni Seth. Kasi mga fans niya lagi nagpupunta dun eh. Dala, para ano, ha? Yeah. And we're open kasi until 12 midnight on weekdays. And then, pag weekend kasi 2 a.m. So, maraming nagpupunta kasi karamihan sa mga kapihan at saka resto sa Tagaytay, sarado na ng that time. So, kami yung medyo makikita mo na maliwanag pa yung ano. I see. And it's on the main road pa, no? Yes. Okay, let's talk about names muna, Bianca. Why did you call it Cafe Sarangola? It's because we started it with yung main partner ko, si Doc Eddie. He's based in Sacramento, USA kasi. So nagkakilala kami sa live streaming app. And then we built a family there. Na parang mga barka-barkada, ibang bansa kami, ganyan. Tapos nag-handle na ako ng mga talents, yung mga nawalan ng trabaho na fellow artists natin. Yeah. Minanage ko sila, pinasok ko sila doon sa app para magkaroon sila ng income that time. Kasi wala, talaga tayo, sa bahay lang. Tapos yun, nakabuild na kami ng parang ano, pang family namin doon, barkada namin, we called it Pamilya Sarangola. Hanggang sa nagkakilala na kami in person, tapos basta naging sobrang close na kami, eh, he wanted to invest into a restaurant sa Pampanga, kasi taga Pampanga siya. Tapos sabi ko, gusto mo mag-business ng resto, ako naman may lote, yung sa sister ko nga sa Tagaytay, why not, open na lang tayo ng cafe sa Tagaytay. So we called it Cafe Sarangola kasi binase namin siya doon sa pangalan ng barkadahan namin na Pamilya Sarangola. Tsaka yung ano kasi pagka when you think of Sarangola, 'di ba, parang you think of parang dreams, reaching your dreams. Happiness, parang that's right. At tsaka habang hinihipan ka, you go even the malakas yung hangin, you go against the wind. Yeah. The stronger the wind is, 'di ba? The higher you get, 'di ba? Kumbaga, kahit ka lahat ng mga adversities na matitindi, ano? Kaya nga doon sa cafe, kuya, nakalagay doon, ano eh, don't just fly, soar high. Tapos merong naka-kite, may kite na mural doon. Yun na kasi ngayon yung ano eh, ang uso ngayon, parang yung mga tao, they go to cafes na yung aesthetic, maganda, pwedeng post doon. Alam mo naman ngayon, right, bago kainin o bago inumin ng mga in-order, pipicturan muna, tapos post. That's true. Kailangan, importante talaga yun, no? Yeah, so parang we had to make sure na kahit na maliit lang yung cafe namin, two floors siya eh.
ano, kumbaga kahit sang corner sila doon magpo-propose, pwede talaga post-post sila doon. Pero at the same time, masarap din syempre yung food namin. Ano siya, Asian fusion. Oh, good. Naku naman, is that part of what you're doing, ano, what you prepared for also? Did you have to study for this? Alam mo, si Bianca is, ano eh, very talented ito. Ang dami nitong pwedeng gawin eh. Asian food naman, pagkain naman ngayon yan. Pinag-aralan mo ba eh? Ikaw ba ang chef dyan? Ikaw bang nag-isip dyan? Paano yon? Siyempre, siyempre kuya, hindi pwedeng walang pagkain. Alam mo naman ako. Hindi pwedeng kape lang. Dapat, hindi pwedeng panulak lang. Dapat meron ding pagkain talaga. Oh, that's obvious correct. Naman sa mga braso de Mercedes ko, di ba? Kasi sa pagkaka-food tasting ko, kailangan perfect yung food. So meron ako ano, meron akong friend, he's also our partner na rin, niyaya ko na siya kasi chef siya talaga eh. Kaya lang kapag nandun siya sa cafe, siya yung ino-order, pogi kasi. Oo, si Chef JM Sunglaw. So magaling kasi talaga ang forte niya as Asian fusion. And then, we made it sure na medyo ka-team nung bed and breakfast place ng sister ko, which is Asian Village. So, ano, yung food namin, parang kunyari, laing pasta. So, pasta siya pero laing. Okay. We have, isa sa mga best sellers namin is kare-kare satay. So, yung kare-kare na yon, kasi parang siyang nasa barbecue tapos yung sauce niya, tapos yung bagoong, dried bagoong, yung normal bagoong. Isayin ka na muna yan. Yan ang ikikwento mo mamaya-maya sa amin na Bianca, ha? Yan, kasi sa si dami-dami ng business ni Bianca, eh, kulang ang oras natin. Kaya, dyan lang kayo. Babalikan natin siya maya-maya lang ng konti. Kaya, walang maglilipat ng channel. Okay. Marami pa po tayong malalaman. Tayo po ay may babalik sa mga oras na kasama natin lagi. Especially nung kasikatan palalo ni Bianca na hanggang ngayon pa naman ay beauty pa rin, di ba? At marami pa pong iba sa pagbabalik ng Shopping All The Way. Ayan, kasama natin ngayon ang mag-partner at owner ng BMV Stock Thrift Store na sina Bench Kiel Lim at Joyce Bundalian. Ayan, hello. Bench and Joyce! Yes, magandang araw po. Hello, thank you for making time. Ano, tontuwa kami lalo na pag ang mga nakakausap namin, yung mga magpa-partners na talagang nagbibigay ng magaganda, quality, at affordable sa ating mga kababayan. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. May lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
Welcome back mga ka-shoppers. Kung naghahanap kayo ng best quality trendy clothes, yan po ang ating ibibigay sa inyo. Susunod natin, seller, ang bahala sa inyo dyan. Tama, partner. At balita ko pa ay trendy na siya, affordable pa. Yun ang importante. Kaya naman silipin na natin ang kanilang collections dito sa Fastian sa Fashion. Kaya kasama natin ngayon ang mag-partner at owner ng BMV Stock Thrift Store na sina Bench Kelim at Joyce Bundalian. Ayan, hello. Bench and Joyce! Yes, magandang araw po. Ayan, magandang araw sa inyo. Sa pag-ano sa amin. Yes, thank you po sa pag-invite dito sa Shopping All The Way. Yun, no? Ayan. But, thank you also. Oo, thank you for making time. Ano, tontuwa kami, lalo na pag ang mga nakakausap namin, yung mga magpa-partners na talagang nagbibigay ng magaganda, quality, at affordable sa ating mga kababayan. Okay. Diba? Kaya, ano. Anyway, let's talk about muna yung name of the business. Saan nyo kinuha to at paano nyo nasimulan ang negosyong ito? Nag-start po itong, kaya napangalan po sa amin ng BMV Stock. Mm-hmm. Naisip po namin kasi nickname po is Ben Maestro, yung BM. Yung B naman po is sa vintage po. Sa vintage jacket. Mm-hmm. At yung stock, iba't ibang mga binibenta po namin. Ah, saka mga t-shirts, yes. Saka marami pa pong iba. Oh, ang galing ha. Oh. Pero paano ba nagsimula? Partner, bago ano ha? Kasi may pangalan si Bench. Merong pangalan, yung V. Asan yung pangalan ni Joyce? Oo nga. Ah, lugi ha. Dapat kapalitan na yun. Hindi, biro lang. Sabi na naman, oo nga naman, bakit wala yung pangalan? Hindi, biro lang. Sabi siguro ni Joyce mamaya, oo nga, bakit ba wala pangalan? Hindi, biro lang. Okay. Oh, sorry, partner, go. Ayun, sir. Ano ba, sir, kailan nagsimula ang ating business? And paano ba kayo na napunta sa ganyang klaseng business? Ang thrift na ano, yun nga yung mahilig mga Pinoy dyan eh. Oo, mga thrift store. Bali, nag-start po kami. Simula nung magsama po kami 10 years ago, garage sale lang po. In garage sale lang. So, nabankrupt po yung business namin noon. And then nung pandemic po is yung sumikat na po yung mga live selling. Doon po namin naisipan na bumalik sa ganitong larangan. Ang galing naman ano? Yung ano of yung Filipino resiliency, yes, 'di ba? At saka inventiveness. Ito mo after a year, after how many years na is na bankrupt pa, medyo ano ha, medyo masakit sa dibdib 'yun, 'di ba? Oh, mabigat. And yet, ito na sila ngayon, ang BMV. Yes, actually po nag-start po kami sa pagla-live selling. Una namin binenta 'yung mga gamit namin na tinatawag na PSG. Yung mga sariling parang sarili kami na pupunan. Oh, galing ha? Bakit niya tinawag na PSG? Sa mga nagla-live po kasi, personal gamit, yan yung PSG, personal gamit. Na ibibenta po yung gamit. Okay na, yun ang maganda. Dami-dami na yung PSG ha? Okay ha? Nakakuha kami ng puunan namin dun sa mga binenta namin, mga damit namin na PSG namin, mga personal gamit namin. Nakakuha kami ng puunan hanggang nakabuo kami ng 5 to 10,000. Doon po kami nagsimula. And then from the 5 to 10,000 na yun, nagsimula na kayo ng sarili niyo parang thrift store. Doon na kayo namili ng mga kailangan ninyo. Yes, mga nag-select po kami sa mga iba't ibang seller. Ah, I see. So nakipag-ano rin kayo, tie up with din kayo, no? Na, yes. Ganun pa? Parang buy and sell. Ganun yes po. Bibili namin tapos ibebenta rin po na. Oh. So yung mga binebenta nyo ay galing din sa ibang seller? Kasi yes po. Sa supplier. Yes, nung wala pa po kaming supplier. Nung nag-o-office pa lang po kami. Yes. Pero nakita mo partner yung suot nila ngayon, pati yung mga nakalatag sa likod, parang bagong-bago pa eh. That's right. Hindi siya parang thrift. Oo, ang ganda. Yung mga ganyan, saan nyo kinukuha yan? So, sinusource nyo na lang with other, or meron na kayong pinararating na sarili nyo? So, yun na nga po, nung nagla-live po kami, may nakilala po kami. Miner. Ito na po, opo. Dati lang namin na miner, na yun. Bumibili lang po sa amin, hanggang sa nag-usap po kami. Ayan, about sa business. Nagtiwala po siya sa amin. Ayan, na gusto niya kaming supplyan. Doon po kami nag-start. Nag-start lang po kami ng isang box hanggang dumami po ng dumami dahil siguro sa tiwala po niya sa amin.
Ayan. So, paano yun? Yung binibilan nyo ng gamit, siya na mismo nag-arrange kung ano yung mga ibibigay sa inyo? Or pipiliin nyo pa po? Ah, siya na. Siya na po. Siya na po. Kami na po ang makakadispose dito. Kami nang bahala dito sa magpapadala sa amin from abroad. Yun, magpapack siya ng mga ilang box tapos papadala niya dito and then kami po yung... Yes, kami po. Ah, so galing pala siyang abroad? Oo, kasi partner na mo yung mga suits. Yung suit yun events na yan. Ganda ng ang ganda nga nung itsura, ang ganda ng tela. Oo, di ba? Oo. Pero napansin ko yan, yung inyong mga lineup, are these for both men and women and children? Ganun ba? Kompleto ba ang inyong mga produkto? Yes. Yes po, kompleto. May mga caps din po, t-shirt, jacket, pants, short. Yes, pero din po rin tayong pang bata. So kompleto talaga sila, partner. Kasi nga may mga ibang shops na they usually focus on one ano lang, like kunwari pang women, that's pang right, men, tapos walang masyadong pang bata. Kaya ito perfect talaga. Oh. Lahat. Kung gusto niyo na terno kayo, buong pamilya. Oh, gusto isang one-stop shop lang. Pero ngayon, nasaan kayo ngayon na Bench and Joyce? Are you in a physical store or... Talagang diyan lang yung yan yung inyong parang sa kayo nagbebenta ng online or you have a physical store? Yes po. Bago po kami makapagtayo ng store, 2 years. 2 years po kami nagla-live selling. 2 years tapos ito na nga po, nakagawa na tayo ng branch, PNP Stop Tarlac branch po. Galing. Pero going na din po yung ano isang branch pa po namin. Ayan, si naka-main branch po natin kasi is Angeles Pampanga. Angeles naman. Hoy, galing ha. Galing. Well, congratulations sa inyo ha and also on your relationship. Napaka-solid, importante yan sa isang negosyo eh, no? You're not just partners in life but partners in business as well. Ito mga ka-shoppers, ang pinaka-paborito yung part ha? Ay yung mag-add to cart. Ayan, tama partner. Siyempre, ito rin yung favorite part natin. Kaya naman, ihanda nyo na ang inyong mga cellphone. Dahil BTS time na. It's buying time, shoppers. That's right. So, Bench, ha? And Joyce, ready na ba kayo? Dahil ready na lahat ng mga ka-shoppers natin. So, from BMV Stuff Thrift Store, ito na po si Bench and Joyce. Benta na! Yes, bali meron po tayo dito mga t-shirts, jacket, and then mga vintage cup po. Ayan. Tulad nito, mga ganito pong mga item. Oh, ganda. Yes, mga ganyan pong item. Yes, may mga t-shirts po tayo dito. So, marami din po tayo mga jackets. May mga cups din po tayong binibenta dito. Ayan. More on branded. Yes, more on branded po talaga. Magkano yung ganyan, Miss Joyce? Yung ganito po namin is nagpa-price range po tayo na 500 pataas po. Ayan, sa mga... New York yan, ano? Magigit po, mga legit. Yes, mga hoodies, jacket naman po, siyempre, taglamig na. So, kailangan po natin ito ngayon. Yung mga MLB, yan, mga MLB jackets po na... Rogers, so. Yes, yung mga NFL teams, MLB teams, yan po. Yes, ayan. More on ganyan po sila. Mga jackets, marami din po. Marami po dito, ayan. Magkano yung ganon? Magkano yung jacket? So mga jacket po, nagpa-price range sila ng 800 up. Oh, not bad, ha? Depende po yan sa quality, depende rin po yan sa ano, brand ng damit. Kapag po nakabili po kayo sa amin, hindi nyo isipin na thrifted siya kasi... As in, parang bago pa. Yes, good as well. Kasi yung mga selected items. Super selected items. Oh, good. Marami pa. Ano pa meron kayo dyan? Yes, yung mga ganito po is nagpa-price range po sila ng 6,000 to 15,000. Ayan, yung mga ganito po. Yan, yung mga ganyan. Ayan, oh. Oh. Mga authentic, ano? As in, parang bago pa. Hindi mo po isipin na thrifted talaga siya. Oh, I see. Ito, ayan. Ganito lang po siya. Ayan. Mga masikip pang mga ratings. Maganda as ng quality ng mga items po natin. Ayan. Hindi po kayong maaano sa, ano, sa price. Kasi makakamura pa talaga po kayo dito. Oh, kasi pagdating naman diyan na Joyce, siyempre pinipilian niyo at inaayos niyo pa 'yung mga dapat ano, no? So, yes po, po. Inaareglo po namin na maayos bago natin i-display siya siya. May mga brand new din po tayo dito. Ayan. Brand new. Yes, yung brand new. Yes, yung mga brand new. Mayroon din po tayong mga chinelas. Ayan. Okay.
May iba't ibang sizes din po tayo nito. Meron tayong 8, 9, 10. At may kulay black, red, and white para tayo sa mga sandals. Ito naman po is mga brand new. Yes. Oh. Magkano yung ganyan? Yung ganito po natin is 1,850. Ayan. Brand new na box with inclusion. Ayan. May iba't ibang kulay din po tayo yan. May mga brand new din po tayong mga jackets. Jackets, t-shirts, at saka mga crew neck. Ayan, na pwede-pwede sa taglamig. Kamukha po nito. Ito naman po is nagpa-price range po tayo dito ng 3,200 para sa crew neck natin. Mm. May hoodie din po tayo. Ayan, 4,500 naman po. Brand new condition naman po. I see. Din po tayo, marami. Oh, so maganda pala ang BMV pala not just yung mga thrift shop, but they also have brand new products, no? And ano, no? Mga offerings. May supplier na po tayo sa ibang bansa, so madali po makahanap ng mga brand new item po. Oh, yun ang maganda kasi ibig sabihin na pagkakatiwalaan kasi kayo with the products and the way you sell it. Ha? Galing. Bench and Joyce. Oh, congratulations sa inyo, ha? And salamat din po sa pag-invite sa amin dito. Yan, isang malaking karangalan po. Yes, ayan. Actually, first time po namin. Talagang nanginginig pa kami. Hindi, galing yun nga. Salamat po. Ayan, Sir Jojo Iki, tsaka kay Ma'am Hana. Thank you and more blessings sa BMV, ha. Thank you very much. Ayan, mga ka-shoppers, ano bang hinihintay nyo? Just go to our Net25 website. That's net25.com. At i-click nyo po ang Shopping All The Way at makikita nyo sa Net25 Multi-Store ang BMV Stuff Thrift Store at lahat ng kanilang mga produkto. Ayan, kaya... Add to cart na! Marami pa po tayong mga sellers na makikilala mamaya, kaya wag lang lipatan ng channel. Magbabalik pa po ang Shopping All The Way with OL. Susunod nating seller ay nag-o-offer ng innovative, mga futuristic, premium, pero affordable electronic products. Ang galing, oh! Talaga! So kayo talaga nito, nag-design? Nag-conceptualize kami kung ano ba yung kailangan ng mga Pilipino. Niyaya ko siya magpakasal, tapos hindi siya pumayag. Kasi naman, hindi pa ako handa, no? Bakit? Dapat, siya na yung lumalapit sa iyo. Sa iyo, pari. Pari ka lang? Kahit ako'y malayo, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Kahit ako'y malayo, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Ikaw pala yung kumagat sa akin, ha? Ikaw pala yung kumagat sa akin, ha? Doc Willie, ikaw ang boyfriend ni Juliet. Yes, Abok. Nakita ko na kasi yung pinalit sa akin ni Juliet, eh. May tsura. Nakita mo yung mukha ko? Oo. Bawasan mo na ng 10 kagapuhan. Ganun yung tsura niya. Welcome aboard. 5 Airlines, this is your captain, Aga Mulak. Welcoming you on board. Ang mga pintuan dating sarado sa mga kababaihan, ngayon ay level playing field na para sa lahat. Pasukin natin ang malaking mundo kung saan kinokopya ang isang napakalaking pyesa at i-recreate nila into a stunning miniature. If you want something very precise na ginawa, it will take time. Tara nang makasilip sa lente ni wildlife and conservation photographer Noel Guevara. We really highlight the issues and the stories. And I normally cover ocean conservations. Our Bida took the time to chat with the balut vendor at nalaman niyang 8 years na siyang tindero at sinusuportahan niya rin ang medical needs ng kanyang asawang. Dahil dito, our Bida was moved to do an unexpected act. Yung simpleng bagay na ganun, alam ko malaking magiging impact o tulong kay Raymond at sa family niya. Laging tandaan, you can be the hero that someone needs. Bida kayo kay Aga. And we are back, mga suki, mga ka-shoppers. Salamat sa pagtutok sa amin, no? And alam mo ba, partner, itong susunod nating seller ay nag-o-offer ng innovative, mga futuristic, premium, pero affordable electronic products. Wow, tama, partner. At balita ko rin, meron daw silang mga smart devices gaya lamang ng
Smart Eyewear na pwede mo raw i-connect sa inyong smartphones para makinig sa mga paborito mong music at pwede ka rin daw sumagot ng mga phone calls. Ba, galing ha? Oo. Oh. Kailangan ko yan ha. At saka katulad ng previous natin mga sellers, pogi rin to. Oo. Oh, 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 nilay ba? Di ba? Kaya, eto na. Eto na, tamang-tama po to. Ito eh. Para po sa inyo lahat, lalo rin sa mga gadget freaks sa katulad natin, partner. Di ba? Yeah. Malabo. Kaya ayan, tama partner. Alamin natin yan lahat sa OMG. Oh, oh my ganon! Yan, kasama natin ngayon, isa sa mga owners ng Freak Philippines. Papasukin na po natin si Reniel Inyi Iruma. Ayan, hello! Inyi! Hello everyone! Hello Sir Jojo and Miss Anna. Ayan naman, believe naman talaga ako talagang ano ha, ikaw ba eh, ikaw ba talaga yan o baka robot yan? Mga AAIM robot yan ha, mga talaga yung mga mannequin na ano, hindi naman ha, ikaw talaga yan. Sige. Toong tao pa naman tayo dito sir. Inyi, let's talk about the name first. Let's go to the name, ha? Flick. What do you mean by flick? Or is this a new, is this a term for something? Ano ba yung sabihin ng flick? And how did you get, how did you come upon this name? Well, flick means stylish, attractive, smart, innovative, and trendy. So, doon namin ako. I see. So, kayo na gano'n talaga nito, nag-design, and yung ano, yung electronic side nito, kayo po talaga mismo nag-aral for this? For that product, ano, parang nag-conceptualize kami kung ano ba yung kailangan ng mga Pilipino. Mm. Like for that one, for the Flick Orbit Steering Mag, para sa mga Pilipino na mahilig magkape, yun nga. Water and the coffee, then mag-automatic steer na siya. So, exactly. Tamang-tama sa akin to. Alam mo yun, mga ka-shoppers, di ba minsan, no? Ano ka? Di ano na, ginanon mo na, di ba? Tapos basa-basa ka ng telepono sa umaga, di ba? Ganun-ganun ka. Imbis na gaganun ka, medyo ganun ang dating mo na lang. Isang pindutan na lang, babalik na ulit sa original flavor. Ka-shoppers, napakaliit na bagay niya, pero ang laking tulong yung ganito na meron kang self-steerer. Di ba? Oh. Or it will help you, mga ka-shoppers, in doing two things or a series of things at the same time kasi it will also help you, eh, no? Na katulad no, naghahanap ka pa ng partner, nangyari na ba sa'yo yun? Minsan, kinukuha na ng tao sa paligid mo yung ano, yung, oh, asa yung pangano ko? Ah, sir, ano, naano ko na, o, di ba? Ah, ganun ba? Di ba? So, tonto ako, nandun pa lang tayo sa, sinabi mo kasi sa akin yan. Kailangan natin yan. Oh, okay. So, ang Flick talaga is all innovative, new, futuristic. Tama? Correct, sir. Yes, sir. So, anything na convenient and smart na pwede natin i-offer sa ating mga consumer, especially sa Philippines, kung saan mas madadalian ang buhay nila. Anything beyond lifestyle, actually. Oh, bang, ganda no? Anything beyond life. Talaga naman talaga, no? To make it easier for us, no? And maganda pa nun, Inyi, is ano ang Flick affordable for every Filipino, no? Yes. So for the Orbit Steering Mag, you can get it for as low as 700 pesos. But during our sales, you can get it for only 199 pesos. So, pabili. Wow. Really? Ano mga colors nito, Inyi? For that one, it's available in black. We have light blue. Mm-hmm. We also have dark green and white color. Mm. Anong pinaka-challenge dito, Inyi? Kasi these are ready-made products. I'm sure kayong nag-isip nito kung paano dadalhin and pagpalagay natin, even the manufacturing and all, no? Pero what is the challenge here? Is it how to introduce the product? The marketing side is on your shoulders, but how do you do it? Yeah, very challenging, especially kapag consumer electronic yung i-introduce mo sa market. So you have to be very creative when you introduce it to your target market. Like for example, sa amin dito sa Flick, we make sure na mabibigay or mai-inform namin yung mga consumer namin kung ano ba itong product na to. We mostly promote online and we also do live selling na ako mismo yung nag-live selling para lang introduce sa mga tao. Yes. It helps also na kasi ano eh, no? Product knowledge, alam na alam mo what it is, no? Tapos alam mo pa na
kung ano yung mga benefits nito yes. at yung quality ng produkto. Oh. Not to mention, pogi pa yung nagbebenta. Oh. So, benta na, ano? Benta na. O, oh, kaya ano? Okay, before this flick business, what were you into? Ano raw ang, ano ba ang iyong negosyo before? Before you finally decided here? Or is it in line with the gadgets? Yeah, before flick, I came from an consumer electronic industry. Mm. Yung former mentor ko and boss ko, we partnered to open flick si Mr. Richie Bikilina. Kaya grateful din tayo para sa kanya. Ah, ang galing ha! Wow. Galing ha! And finally, congratulations, you're doing what you want to do. Mm-hmm. Diba? And you are your own boss. And then, passion mo na lang talaga ang mag-dictate kung where your business is going. I have that question. Mm. Ano ba ang naging inspiration mo rin dito for doing this kind of business? Siguro, yung flick kasi, naging idea siya mga 7-8 years ago with my former mentor. Sabi na, since nasa consumer electronic industry kami, sabi namin, we were able to make brands, the leading brands here in the Philippines. So why can't we make our own? So yun. And syempre, I wanted na rin to magkaroon ng sariling business. Kasi iba pa rin talaga kapag naging may sarili kang business. That's true. Ay, mabuti naman yun. You pursued it. Nakakatuwa yan dahil at least yung iyong tech and marketing know-how na ipa-apply mo sa sarili mo. Di ba? Nakuha mo agad kung paano gagawin. And kudos din doon sa boss mo. At least sabi ng boss mo, sige, partner tayo dyan. Sama ako dyan sa'yo. Di ba? Kayong magkasama. Yes. Right timing kasi after the pandemic, ang dami natin realization. Doon ko naisip na I wanted to end my corporate hat. Tapos tumawag si Sir Rich. Ayun, start na. And actually, we're celebrating our first anniversary. Wow! Thank you very much for inviting us. Oh, galing. Galing naman. Congratulations. Ay, ito na. Ito na tayo ha. Mga ka-shoppers pala. Hindi, na-excite kasi ako doon kay Inye. Oo nga eh. Meron na tayo sa mga. Ako nga kanina pa ng pagbukas ko. Parang gusto ko na magtimpla agad eh. Kahit wala kang titimplahin, bibili ka ng flick eh. No? Para lang may timplahin ka. Para lang may mapanood ka. Uy! Ganun, diba? Okay. Dumako na tayo sa pinaka-exciting part. Yan. Ito yung for the persons na mahilig sa electronic gadgets. Yan. Hindi na namin kayo bibitinin pa. Ayan, tama. Dahil it's BTS time, it's buying time shoppers. That's right. Kaya naman, kay Reniel ng Flick Philippines, Inye, benta na! Alright guys, maraming salamat again for inviting me and the Flick dito sa inyong show. We are very grateful. And ayun, so sa mga kapwa natin Pilipino na naghahanap ng convenience at trendy and smart products, narito na ang Flick para sa inyo. We have the Flick Orbit Steering Mag. You can use it to steer your coffee, your beauty collagen powder, your whey protein, anything na pwede nyong i-mix dito. Pwedeng-pwede, rechargeable, and nag-automatic steering siya. This is for only 700 pesos, but you can get it for only 199 during our live selling. Wow. So, we also have smart eyewear. So, ito na yun. This is our latest. We recently launched this one. This is the Blaze Light. You can connect it to your smartphones. Then you can listen to your favorite music. Then, ang maganda pa dito, guys, kapag sulit mo or nagda-drive ka, pwede mong i-answer yung mga call. So, di ka ma-accidente. Or pwede rin to sa mga nag-bikers, riders. So, you get it. Actually, kaka-launch lang namin siya at na-sold out siya agad. So, we're waiting for the next batch of stocks to arrive. Then, we also have this new one. We have the Flick Flask Tank, double-walled insulated water bottle. So, ngayon lang namin siya pinakita. It will be available hopefully by end of the month. This is for only 999 pesos, but we are selling it for only 499.
for the introduction price or introductory sale. Ayan, tapos, ano pa ba? So dami. We also have smartwatches. Then we have the Flick R10 bone conduction headphone. So headphone siya. Pwede mo rin siyang i-connect sa inyong mga phone. Ang maganda dito, it can protect your ears from being damaged kasi meron siyang technology na tinatawag na yung vibration lang ang ginagamit, hindi direkta sa tenga. Kaya very convenient din siyang gamitin. This is for only 2,999 pesos. Smartwear. Oh. Magkano yun? Nalimutan natin may mention. Ah, this one. This is for only 1,499 pesos. But we are selling it, pre-selling for only 799 pesos on our online selling shop. May iba't ibang color din yan, sir? Or yan muna as of the moment? This is available in 3 colors. This one is the Ember Red. Then available din in Shadow, which is black, and the Ocean Blue. So actually, ito na lang yung stock na natira dito sa amin ngayon. Kasi nung nilaunch namin siya, nagkaubusan talaga. Sold out agad, ano? Galing, ha? Yes, hopefully, dumating na yung stock. What else do we have in here? Ano pa meron dyan? We also have the other smart eyewear. Ito naman yung premium namin. This is called Blaze. This is Blaze Lite. This one is 5,999 pesos. Ito yung feature niya, pero mas premium, mas maganda yung ano niya. Tapos pwede mong palitan yung ano niya. Lens. Ah, okay. Kung pwede pang reading glass. Elton dyan, ha? Ang ganda ting, ha? So we have a lot more products coming in before December. Galing naman, ha? Congratulations! Ano, ha? Ang galing, Inyen. And thank you for sharing yung mga gantong gadgets and smart technology na nagagamit natin mga Pilipino. Mga kababayan natin at an affordable price, yung reachable, no? Oh, lalong-lalo na yung mga ganun smart na ano, lalo sa mga nagmomotor at nagdadrive, ano? Importante yan. Rin, no? Para iwas aksidente rin. Kasi nga, di ba, minsan yung iba, hindi talaga mapigilan na titingin sa phone. Oo nga. So, at least yan, iwas aksidente sa ating mga motor. Right. Ito lalo yung dito. Partner dito. Perfect talaga sa amin. Naka-standby na yan dito. Pag nagkataon, talaga nga naman na flick. Thank you very much, Inyi. Thank you. And abangan. Oh, more blessings. Abangan mo, lalong-lalo na yung holiday season is coming. Nako. Maraming mag-order sa inyo. Kung sold out siya ngayon, masusold out pa siya dahil nasa ano na siya website natin. No, that's right. Ayan. Kaya naman mga ka-shoppers, ano pang iniintay nyo? Just go to our official website. That's net25.com. At i-click nyo lang po ang shopping all the way. Makikita nyo na dun sa aming multi-store, Net25. Ang mga produkto, lahat ng produkto, napakagandang lineup. Roster ng list of Flick Philippines. Ayan, kaya... Add to cart na! Ayan, susunod na po ang ating Negustar na si Bianca Lapus. Ayan, kaibigan natin yan. Para ibida ang kanyang mga services at masasarap na dishes sa kanilang cafe resto sa Tagaytay. So, dito lang po yan. At marami pa sa Shopping All The Way. So, ayun, I'm inviting everyone na pumunta sa Cafe Saranggola. Sa Cafe Saranggola, doon kayo makakatikim ng mga masasarap na kape at tableya, mga hot chocolate na local from local farms talaga na talagang we made sure na ito ay makakatulong sa ating mga local farmers. Ngayong linggo sa Sine Throwback. This is Kenneth. Hi. Nice to meet you. Hi. Ventilation, you know, huh? Even no money, no honey, we make utang-utang. Anak ka eh! Ay, sige, diretso! Kaya. Sige. Tuloy mo. Ilong, sa laob, ay may kula. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net25. Magiging maayos ang lahat. Magdaan ko kayo sa ilalim ng kama, bilis! Maawa
kapatid na pinaglayo ng trahedya mula pagkabata? Magkahiwalay na tinahak ang magkaibang landas. Ang isa ay namulat at nabuhay sa karangyaan. Ang isa na may nananatiling umaasa na makikita pa ang kapatid na pinakamamahal. Isa na namang madamdaming kwento. Handog ng Net25. Sa Lunes na! Welcome back mga ka-shoppers! Nagbabalik din ang ating celebrity seller na si Mommy B, Bianca Lapu. Ayan, kaya naman huwag na natin patagalin pa at magbabuying time shoppers na tayo today. Okay, so the beautiful Mommy B. Mommy B na talaga eh. Oh. Samantalang nung time namin, beauty talaga. Oh. Mommy Beauty eh, Beauty Bianca. Okay, Mommy B, Bianca ng Secret Lounge at Cafe Sarangola. Benta na! Ayun, I'm inviting everyone na pumunta sa Cafe Sarangola. Sa Cafe Sarangola, doon kayo makakatikim ng mga masasarap na kape at tableya, mga hot chocolate na local from local farms talaga na talagang we made sure na ito ay makakatulong sa ating mga local farmers. Mm-hmm. So, ayan, marami kaming mga bestseller doon tulad ng Caldereta Sandwich. Wow. So, yung Caldereta Sandwich na yan, nasa loob yung caldereta ng sandwich, ano, tapos may mozzarella cheese, tapos i-dip mo siya doon sa sauce niya with cassava chips, mga ganyan. Mm-hmm. Tapos, ayun nga, yung, ayan ang mga bestsellers namin, tapos yung laing na pasta, tapos, meron din kaming mga pancakes, mga pastries, mga cakes, ganyan. Meron din kaming mga kare-kare na hindi normal na kare-kare na inuulam. Isa siyang para siyang kebab na ganyan. Tapos ididip mo siya dun sa sauce niya tsaka sa bagoong, mamimili ka. Ito, basta meron kaming mga kakaibang mga dishes dun na nakakatuwa kasi I think kami ang first na may ganun. Lalo na sa Tagaytay. So, meron din kami mga iced tea na flavored at saka sugar-free. So, pwede siya sa mga diabetic. Tapos, mm-hmm. kung gusto niyo namang patamisin, meron kami mga stevia, ganyan. So, we have strawberry banana, apple cucumber, para sa mga health buff naman. So, yung mga pagkain namin doon, we cater sa mga talagang mga katulad ko na walang pakialam talaga, basta masarap, kakainin. Tapos, meron din naman kami para sa mga nagda-diet-diet dyan. So, mm-hmm. I hope you'll be able to try our food and drinks sa Cafe Sarangola along Tagaytay Road. And then, sa Secret Lounge naman, ayan po, kitang-kita po sa aking mga mata ang pagkising pa lang, woke up like this. So, lesser effort sa ating mga babae, lalo na nakikipag-meeting or ano. Kasi minsan tumatagal talaga sa mga mata-mata. Kasi nga, di ba, mm-hmm. kailangan beautiful eyes ka parate. Ganyan. Uh-huh. So, naalala ko tuloy, kanta mo pa yan, kuya, di ba? In your eyes. di ba? In your eyes. Ang ganda ng lashes. Mm-hmm. So, we have different kinds of lashes, may girl boss, ganyan. Basta, depende kung anong design ng gusto mo, kung gusto mong lumaki. Like, ako, chinita kasi ako, so kailangan ko ng medyo naka-D-curl para bumuka ng konti. Kasi pagka sa camera, parang wala na akong mata. Pero dahil may eyelashes ako, kahit paano, meron. Tapos, mga nails, acrylic, polygel, ganyan. And right now, meron kaming
membership card na 1,500 pesos. Pero pag binili nyo yun, sa lahat ng branches namin, because we have one in BGC and BF Homes Parañaque, and soon in Quezon City, ang services po namin will be less 20%. Ooh. Tapos 10% kapag ka-home service. But ngayong September, October, we're gonna have a promo na kapag bumili kayo noon ngayon, you'll get freebies na services and 30% off. Wow! So yun ang aming mga promo ngayon. Galing ha? Wow! Congratulations again, and at least many thanks, Bianca, na at least yung ating mga yung mga kasama mo noon na nabibigyan na ulit ng work, no? Maraming umaasa rin kasi sa company na mga tinayo ni Bianca before, and it's a big workforce, no? And at least marami na ikaw na ha-harness ulit, no, sa grupo nyo with all these businesses that you came up with. Magaling na ating napakaganda na mompreneur at influencer, Bianca. Thank you very much, Bianca. At maraming pa po yan na dito lamang sa pagbabalik ng Shopping All The Way. Yes! Nakakatuwa kasi magkakamustahin mo. Ay, kumusta po kayo? Okay po ba yung food? I think iba talaga sa pakiramdam. Even kapag siguro tayo, di ba? Kapag tayo yung customer, tas we see the owner ng restaurant or cafe na pupuntahan natin, tapos kinakamusta tayo, tapos I try to give mga kunyari complimentary na bread or parang iba yung dating, talagang bumabalik sila. Absolute customer service, no? Mga ganda. Yes. May naaamoy ba yun? Kuya, okay lang, pasagot po. May kausap lang po. May kausap po siya eh. Ayun po, sininanay. Ayun po nga! Ang kulit-kulit mo kanina ka pa! O tatay, migla naman ako pag sinagot mo na. Kuya, ang kulit-kulit oh! History's about the past daw. In other words, nakaraan. Ligpit nyo na po yung iba. Pwede na namin isalin lahat ng kanin dito? Hindi na po eh. Kasi nga po nakikita ng mga customer namin. Oh no! Biro only! Sa Nest 25! Talo tayo pag together. Walang talo pag together. Let's get together. Sa Nest 25! Maganda na ngayon ulit dyan. Ang dami na nagpupunta sa Tagaytay again, eh, di ba? Every day. Masaya ngayon po. Kahit nag-uulan ngayon, surprisingly, parang nasabik yung mga tao lumabas. Oo. Even at 2 a.m., may dumadating pa din. Kaya minsan ako, close nga kami. Dapat 2 a.m., close na kami. Pero lalo na pag weekend, mga families yung nagpupunta kahit late na. So, we just try to open it pa rin and cater everyone hanggat kaya namin. Kasi parang nakakatuwa din tingnan na finally nakakalabas-labas na yung mga tao. That's lalo right, na pag mga pamilya, you'll see them. Nakakatuwa. And I think ano na yata, hindi na siya mag-ano because even the thrust of the government kasi now, medyo leaning towards freedom of movement na rin talaga tayo eh. Kasi sabi nga ng presidente natin eh, talagang hindi naman tayo, we cannot be locked up all the time, di ba? Dahil marami rin maaapektuhan bandang huli, binibiro, di ba? Ang naging biroan nga nung dati, hindi ka nga malalagas sa tawag dito sa virus, malalagas ka naman sa wala kang trabaho, wala kang makain, di ba? Wala kang pera. So ganun din. We might as well face it head on, di ba? Lalo na kung iyong papupuntahan ay kapay Sarangola. Masarap yung kanaka-resatay. Sana makapunta din kayo doon, mag-taping kayo doon. Pwede. Mag-vlog ka doon, kuya. Magbablog nga ako doon, magpupunta ako diyan para Pero when are you there? Are you there all the time? Ikaw ba nandun lagi? Halos
dahil kaka-open lang niya, halos nandun talaga ako. Kasi very, iba talaga pag very hands-on ka in every business that you do. Talagang, ewan ko, parang iba siya talaga. Mas nakakausap mo yung mga tao, mas nalalaman mo yung feedback. Ito medyo mas medyo matamis to, so iibahin namin. Parang iba talaga, service din kasi siya talaga eh. So parang I think in any business naman talaga, it really works if the owners are really hands-on and they really know kung, I mean, kahit kunyari may malagas na ano or may mag-absent na tao, kung kunyari barista ka at medyo alam mo kahit paano gawin yung drink, diba? Parang walang magagawa yung mga staff mo kasi alam mo lahat ng anong trabaho nila. That's right. That's true. Kaya mong saluhin. Oo, tama. Tsaka also, iba rin yung dating nun sa ano, partner, yes, sa mga customers. Sa customers. No? When they see you, there's a certain level of integrity dahil alam nila you put your into it. Andyan yung may-ari. Di ba? Andyan yung halubilo sa inyo, ganyan. Saka syempre, iba pa rin yung makikita nila na ang nag-iisang Miss Bianca Lapo. Ay, naandun. Di ba? O siyang magsasabi, naku, tukman nyo to, masarap to. Di ba? Nakakatuwa kasi magkakamustahin mo, ay, kumusta po kayo? Okay po ba yung food? Iba, I think iba talaga sa pakiramdam. Even kapag siguro tayo, di ba? Kapag tayo yung customer, tas we see the owner ng restaurant or cafe na pupuntahan natin, tapos kinakamusta tayo, tapos I try to give ano mga kunyari complimentary na bread or parang iba yung dating, talagang bumabalik sila. Absolute customer service, no? Mga ganda. Yes. Good. And congratulations, even all the more you have conducted yourself with absolute respect, both as a person, as a business person, and as a mom. Oh, di ba? Yeah. Life is short, kuya. We have to spread love and kindness. Yeah, naman tama yan. Eh paano pala yung mga events mo? Pareho. May negosyo tayong ganyan. Okay na yun. It's slowly coming back and I've been producing vlogs for celebrities. I co-produce their vlogs para hindi sila masyadong gumastos. Kasi I have the studio, I have yung mga team, para may magawa din yung mga, para hindi mawalan ng trabaho ko, kasi no matter how small naman yung mga event or projects, basta meron, tuloy-tuloy lang, okay. That's right. Ano kasi ako para Chinese ako, yung hindi baling konti ang profit mo, pero madami. Oh, tama. Volume. Yun ang pananaw ko sa business eh. Hindi baling hindi ganun kalaki yung magiging profit mo, pero magiging suki mo yung mga kliyente mo. That's right. Pero kung meron kang kung nagsabay-sabay naman, yung mga equipment ko, tawag mo rin sa akin, baka pwede akong mag-supply din sa'yo dahil meron, ngayon hindi ko naman nagagamit din lately. Although now, we're coming back with the program, yung ating show, yun din ang gagamitin ko. Pero syempre, mga once a week lang naman yun. So, pwede kung magsabay-sabay, tawagan mo lang ako, nandyan lang din ako. Of course! Ganun naman talaga dapat, kuya, di ba? Nagtutulungan na lang tayo, especially tayong mga magkakakilala, instead of, instead of competing with one another, why not collab and help one another, di ba? That's right, exactly. Para pagpunta natin ng pagpunta natin Tagaytay, Cafe Sarangola. Bianca, thank you very big. Thank you so much. Pag pumunta kayo doon, bibigyan namin kayo ng room sa Asian Village para makapag-overnight kayo. Tapos kayo kakain sa Cafe Sarangola. Alam nga naman, believe naman talaga ako kay Bianca. Kita mo naman talaga. Beauty na, generous pa. Kita mo naman talaga. Bianca, thank you very much. Thank you so much. Ayan, syempre, click nyo lang shopping all the way at makikita nyo na sa ating multi-store ang Secret Lounge at ang iba't ibang products ng Cafe Sarangola ng ating nego-star na si Miss Bianca Lapo.
Kaya naman, add to cart na! And we are back mga ka-shoppers. Alam mo partner, talaga nga namang natutuwa ako dahil padami ng padami ang nakikilala natin dito sa ating programa. Mga sellers, mga ka-shoppers, araw-araw, ipadami ng padami rin yung nagiging suki natin, no? Mula Lunes hanggang Biyernes. We're very, very thankful. Ayan, tama partner. Kaya naman sana patuloy niyo pong suportahan hindi lamang ang aming programa, pero pati na rin ang ating mga sellers dito na nakikibahagi sa ating show. That's right. Kaya naman, nais na rin namin pasalamatan ang lahat ng mga sellers at syempre, yung ating negustar na si Bianca Lapus sa pakikisa sa ating online shopping show na araw nito. Ayan, syempre, huwag nyo namang kakalimutan i-check out lahat ng add to cart nyo na. That's right. Oo, hanggang sa susunod natin pagkikita mga ka-shoppers, ito ang nag-iisa at nangungunang tambayan ng mga hilig mag-shopping. Ito ang Shopping All the Way. Wow, napakaganda nito. Pinag-uusapan nga namin na kahit anong pagkain, lalong sumasarap pag merong sausawan. Yan! Di ba? Merry, yan. Merry joy. Cakes with joy. Salads, OPM, mga ganyan. Barbara, wow! Anong ano siya? Ano? Breed. Poodle po siya. Eh, sobrang hilig ko po sa pabango. Iba po kasi yung pagpapasok ka na ang bango mo, naglalakad ka pala. Bago ako mag-asawa, rakitera na talaga ako. Sige naman talaga. Nagsabenta, ganyan. Tapos mahilig na talaga ako. Siguro, mahilig na talaga ako magbenta na kung ano-ano. This